nagdadala ng mabuting balita, nagdadala ng kapayapaan, nagdadala ng nagalingan. Yan ang church. Kaya kung nadadama natin, nagkakaroon tayo ng compassionate heart, it comes from the Holy Spirit. It comes from the Lord. Why? Kung dito lang sa sarili natin, lahat tayo makasarili. Lahat tayo sakit. At top priority natin, yung pangangailangan na sigura natin. Tama po ba? Sino yung iibig ng kanyang sarili? Huwag kayo matakot, wala namang masama mahalin ang sarili. I love myself. Sabihin nyo nga. Baka kailangan mahalin mo rin yan, pahalagahan mo rin yan. Pero ako po sabi, love your neighbor. Ano yung unang utos? Love yourself? Wala, hindi ko ba? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Yun yung iniutos ng Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your might, with all your strength. Number two is love your neighbor as you love thyself. Kaya ako tinatanong, kung mahal niyo yung sarili niyo. Kasi kung mahal niyo yung sarili niyo, dinadala niyo yung sarili niyo sa Panginoon, ganun din ang gawin mo doon sa neighbor mo. Tama po ba? Eh, paano kung wala kang pagpapatawad na nakapaligid sa'yo yung enemy mo? Ang utos pa rin ng Diyos, love your enemy. Kaya kahit yung enemy mo, dadalhin mo sa salita ng Diyos. Amen! Sino ang may enemy dito? Nasa kaman? Di kaaway, di galit, may galit na nakita. Bakit parang ako? Sino ba yung mag-aaway? Sino? Anong gusto ng Diyos? Love your neighbor. Makita tayo as good example, like Stephen. We cannot evangelize this world o yung mundo natin ginagalawan unless magkaroon tayo ng compassionate heart, meron tayong forgiving spirit. Alam niyo po, nagpapatigas, bakit wala tayong pasolwi? Kasi mismo yung mga Kristiyano, sama-sama magkakagalit. So sa loob pa lang, meron na ng dissension na tinatawag, there is anger, a violent opponent inside the church. Ipaano pa sa labas, kung sa loob na hihirapan tayo eh. Di ba? So dapat ano po? Dumadali po yung forgiveness. Kaya kayo si Esteban at sabi niya, Panginoon, huwag mo po silang papanagutin sa kanilang sala. At doon kaagad yung forgiveness. Ikaw yung dalubungin. For example, si Wilmer, malaki mo ng katawan. Bumbugin natin ito dito, baluhin natin. Ano kayo magiging reaction ni Wilmer? Ha? Wala lang na, wala lang. Pero hindi nga. Eh baka tatang mo ang bumalik sa amin. Hindi yung reaction doon. Diba? Yan nga nang natapakan ng ating hindi liit, meron tayong reaction. Napagsabihan lang tayo ang taba-taba natin, nagali tayo. Diba ba? Anong magiging reaction mo? Kunwari, dinanungo ka namin, Brother Barney, galit kami sa iyo. Pinagbabato ka pa namin, lulugod ka kaya at sasabihin mo, Panginoon, pagbubusin ang papanagudin sa sala nito. Magagawa mo ba yun, Brother Manny? Ha? Brother Manny, malamig bang masyado na sa area na yan? Anong gagawin niyo? Of course, meron kayong ano, violent reaction for that. Kasi mahal natin itong sarili nito. Bakit kaya ni Esteban na gawin yun? Kasi sa umpisa pa lang, may description na. Siya ay taong matalinong kilala na mabuti at puspos ng Espiritu ng Diyos. Puspos ng Espiritu Santo. O, tingnan niyo yung katabi niyo, ang tanongin mo, puspos ka ng Espiritu Santo. Itingnan niyo na, huwag niyo ng tanongin. Sa mata lang, makikita na yan eh. Alam niyo po, napakasarap ng isang buhay na puspos ng Espiritu ng Diyos. We can do greater things if we are under the Holy Spirit.
Amen. Siya po ang gumagawa ngayon sa ating panahon. Siya dapat yung nananasiwa sa atin sa panahon ito. Ipinagkatiwala tayo, siya po yung iniwan para sa atin. Kaya malabo pa kung mag-evangelize ang isang church na hindi kumikilo sa Espiritu ng Diyos. Hayaan naman natin na sa panahon ito, 16 years na po tayo, allow the Holy Spirit, please, allow the Holy Spirit, mga kapatid, na siya na po maghari sa ating buhay. At makikita niyo, patulad ni Stephen, marami po tayong kaluluwa na maaakay. Maraming kaluluwa ang magisihan natin para langit sa paanan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Nakasigay ng Diyos. Kapatid, kung hindi ka patutuong sumusuko sa Panginoon, hindi ka patutuong nagtama sa ilalim sa Diyos, now is the time to repent. Kailangan po nating pagsisihan yung ating mga pag-uwi at paratan. Pagsisihan po natin yung mga panahon na tayo napuot, nasuklam, nagkaroon ng matinding pagkagalit. Pagsisihan po natin yung mga panahon na tayo po ay nandaya at nagbaliwala sa kalooban ng Diyos. Ano po yung sumbat ni Stephen sa bayan ng Diyos? Hanggang ngayon, matigas pa rin ang inyong ulo. Hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin sumunod sa banal na Espiritu. And that is the same word na ipinibigay ko ngayon sa church na ito. Sa magalit kayo at sa matuwa. Ang gusto ng Diyos, ang buhay natin, nakapailalim sa banal na Espiritu. Amen? Ngayon po, ihayag natin ang katapatan ng Diyos. Sabihin natin, Panginoon, pinikilala kita bilang Panginoon at nagpagligtas. Pinagsisisihan po, Diyos, yung mga panahon na ako po'y sumansala sa iyong kaluban. Mga panahon na pinunuko ang aking puso at hinayaan po ang aking sarili sa pagkagalit. Narito po kami, Panginoon, to Diyos. Create us a compassionate heart. A heart that is committed to you. A heart that has full confidence in your word. For we believe that your word is true. Sumasampalataya kami ng iyong salita ay totoo at magaganap ito ang lahat ng bagay na ibigin. Kaya sa gabing ito, Panginoon, once again, saturate our lives with your Holy Spirit.